Oh, ay mga tropa, muling nagbabalik. Nakapag-charge na tayo ng battery. Bali, ang oras natin ngayon ay alas 6 na ng umaga. Yung unang video natin, kagabi yun, mga alas 10, alas 11 ng gabi. So, medyo matagal mag-charge yung battery natin, kaya hindi na natin nahintay. Tapos, inantok na rin ako, kaya natulog na rin ako. Kasi hindi ko na rin napigilan yung antok ko. Kaya ngayon tayo magpapatuloy sa ating pagpapakain. Bale, ito ang next natin mga tropa. Ang ating kaisa-isang female na king snake dito sa ating facility. Ayan, tatago dun sa water bowl niya. So, tanggalin muna natin itong water bowl at papalitan naman natin ang laman niyan. Tanggalin na rin natin itong pinag-shedon niya. Siyempre, tanggalin na rin natin yung pupo niya para malinis, So, ganyan lang ang routine natin. Every feeding or kahit hindi feeding, pag nakita natin na may mga pupo na, mga dumi na, tanggalin na agad natin. Para maiwasan natin yung mga sakit, mga disease na pwedeng makuha nila sa maruming enclosure, So, importante talaga yan. So, yun. Ayan ang ating female king snake dito. Yan, inuulit ko. Bali siya ay prairie king snake na female. Albino prairie king snake. Yan. Marami nag-aakala dyan na hognose daw. Pero hindi siya hognose mga tropa. Titignan mo pala sa ulo. Hindi, malayo na siya sa hognose. Siguro yung build ng katawan medyo may pagka-hognose. Tapos yung kulay kaya siguro nalilito yung mga ibang nakakita. Yung size niya, breeding size niya yan. Bale, tinray ko na siyang isa lang sa Eastern Kingsnake. Hindi pa siya bumibigay. Pero this season, sana mag-ano na sila, mag-lock. Hindi pa siya bumibigay dun sa Eastern Kingsnake . Bale, doon ko siya pinares kasi wala tayong male na prairie kingsnake dito. Mahirap makakita ng kauri niya kaya ayun, sa Eastern Kingsnake natin siya ipapares, Wala namang masamang sumubok. Pag nag-success tayo, di mas okay, di ba? Makapagpalabas tayo ng hybrid na prairie kingsnake sa Eastern Kingsnake, Bali, mamaya, papakita ko rin sa inyo yung sinasabi ng Eastern Kingsnake natin dito. Bigyan na natin siya ng pagkain niya. So, ang bibigyan natin, mga tropa, ito. Adult male na mice. So, ihulog lang natin dyan. Ayan. Kitang-kita nyo naman ng feeding aggression na itong queen snake natin, Tapos may pahabol na pakagat pa yung prey niya. Pero bumitaw na rin naman agad. Kaya hindi na natin kailangan galawin. Kinonstrict niya na agad. Hindi tayo rin binibigo na ito pag feeding. Halos lahat naman sila. Hindi tayo binibigo. Lalakas kumain. Ang gaganda ng feeding response. Walang nagiging problema. Ang nagiging problema lang minsan, nauubusan tayo ng mice. May season kasi na, ewan ko, kasi yung mga breeder ko last year, hindi nagsidami hanggang sa naubos na lang kasi kakapakain ko sa mga alaga natin. Naubos sila nang hindi dumadami kaya ginawa ko, bumili ako ng marami tapos nag-start ulit ako ng breeding. So far, mga nag-aanakan na sila ngayon. Kasi kailangan na rin talaga natin ang sarili nating breeding kasi masyadong magastos pag bili ka ng bili ng feeders lalo na iba-iba yung presyo. May season or may time na mataas ang bentahan ng mga mice. Kaya kung maghahabi ka ng mga gantong klaseng hayop, mas okay kung may sarili kang breeding ng pagkain ng alaga mo. Para iwas sakit ng ulo. Binitawan niya na, ibig sabihin hindi na nahinga yan. So habang kinakain niya yan, mga tropa, bigyan na natin yung susunod nating papakainin. Ito ang next natin. So
So, ito yung ating male eastern king snake dito. Ayun yung sinasabi kong ipapares ko dun sa ating female albino prairie king snake. So, breeder size na rin siya. And ilang beses ko na rin na-try na isa lang dun. Ayan, galit. Kala niya, kakaway tayo. Ngayon lang nag-response lang ganyan sa akin. Ayan, umalis. Strike sa baylayas. Ito. So, ngayon lang nag-response ng ganun yan. Plado na ito ngayon, ha? Sa plado mo, ano ba kita? Ito ko nakakakainin, eh. So, tinutuyo itong male, ano natin, eastern king snake. Pero ito siya, mga tropa. Ayan, para makita nyo. Tinotoyo. Try natin bigyan. Baka gutom lang yan, eh. Yan na, naamoy niya na. Salaboy. Ginagawa mo. Ang salaw. Sala strike ni Eastern King Snake sa baylayas. Gala ata ang gusto, hindi kain. Ngayon, pagkain mo. Masama gising na ito, ah. Ayaw niya kumalma. Nabigla. Baka pangit ang gising. Wala. Ayaw niya kumain. May behavior talaga siya na ganun. Ayaw niya kumain. Diwag. Next tayo, mga tropa. Ayaw kumain ng Eastern King Snake natin. Mukhang hindi pa siya gutom. Pero may behavior talaga siyang ganun. Pagka feeding time, ayaw na talagang kumain. Ewan ko doon, baka tinotoyo. So, dito muna tayo kay California. Na-deads na yung mice. Ayaw rin kumain na ito. Siguro hindi pa gutom na gutom. Or baka iba na yung hanap nila. Kasi mating season na talaga ngayon, eh. So, ito siya. I-flex ko lang sa inyo. Si California King Snake. Ito yung male na California King Snake natin dito. So, dalawa yung male King Snake natin. Isa lang yung female, eh. So, ayaw nilang kumain. Ayaw kumain ng mga male natin. So, ang gagawin ko na lang dyan, bilinisin na lang natin. Tapos yung mice na deads, bigay na lang natin sa female corn snake. Yung pinakain natin kagabi. Try natin kung kakain pa ulit. Dito natin bigay yung mice na deads. Sana kainin mo. Yun. Kinain. Very good. Ito yung huli nating bibigyan ng pagkain sa video natin ngayon. Wow! Kung yung kingsnake kanina, striker na yun sa lagay na yun, ha. Ito palaging galit. Ayan. Ang astig niya, no, mga tropa. So, bale, ito yung ating kaisa-isang Boyga Dendrophila Divergence. Ayan. Ah, inabot ako nun, ah. Buti sa jacket tumama. Striker yan, oh. Rear fang, mild venomous. So, depende sa tao kung paano magre-react yung katawan niya or yung kung meron siyang allergic reaction, magiging hindi maganda yung kagat na ito, no?
Pero hindi naman siya sobrang lethal kung ikukumpara mo sa mga cobra at mga pit viper. Pero syempre, may palad pa rin yung venom niya. So yan ang ating Boyga Dendrophila Divergens or Boyga Divergens. So isa siyang female and wala rin akong makitang pangpare sa kanya. So napakabihira kasi. Pero sana makakita tayo, no? Grabe ito, tapang. So ang discarding ko dito, ayan. Ang tapang mo naman, palagi kang galit. Kailan ka babait? So ang discarding ko dito, mga tropa, iniiwan ko lang yung mais dyan. So discarding niya na kung paano niya kakainin yung mais. Pero ganun lang yung ginagawa ko. So nakikita ko na lang, wala na yung mais. Nakain na. Tapos ang binibigay ko sa kanya, palaging dalawang piraso. Ayan. Galit na galit, di ba? Isa pa pala, yung venom niya is pang ano lang, para sa mga prey niya, sa pagkain niya. Katulad niya, mga small rodents, mga palaka, mga ibon. Ayan. Doon niya kadalas ang ginagamit talaga yung venom niya. Kasi nga, ano, rear fang siya na mildly venomous. Hindi siya katulad ng corn snake, hindi siya katulad ng king snake, na pag-strike, constrict, hindi siya ganun. Hindi ko pa nakikita kumain to na yung kinain niya talaga yung ano pag may video. O hindi ko pa siya nakikita kumain na pag binabantayan natin, no. So ang feeding palagi sa kanya, iniiwan na lang yung mais dun sa enclosure niya. Tapos pag silip natin, wala na yung mais. So yung mga tropa, hanggang dito lang itong video na ito. Hayaan na natin siyang kainin yan. Baka mahiya pa. So, kita-kits na tayo next video, mga tropa. Huwag nyo kalimutang mag-like, comment, subscribe. Tsaka pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga video natin, no.